Samantala po, Davao Occidental, dineklara ng malaya mula sa rebelding grupong CPP-NPA, pagsisikap ng military at pang sektor para labanan ang insurgency kinilala. Ang sa ng balita mula kay Franchette Delphine ng PIA Davao. Pinalipad ang mga kalapati na simbolo ng kapayapaan at kalayaan sa Davao Occidental. Mudyat ito na formal lang idineklarang insurgency-free ang probinsya. Ito ay matapos lansagin ng mga sundalo ang Guerrilla Front 71 ng New People's Army na dating namugad sa bulubundukin ng Davao Occidental. Ayon sa 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army, malaki rin ang naitulong ng Focus Military Operation at support ang binigay ng lokal na pamahalaan sa pagbuwag ng komunistang grupo na nagresulta rin sa pagbalik loob sa gobyerno ng karamihan sa mga rebelde. Ang makabuluhang okasyon ay dinaluhan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naging panauhing pandangal at nangakong magbibigay ng proyekto para sa ikaunlad pa mismo ng probinsya. I will still be senator for the next 3 years. Kung kaluyaan sa Ginoo, kung mariling na bungko for 2025, another 6 years, siguro sa kataasan ng panahon, kung every year magkagahin pa lang ng isa ka tangible project para sa isang probinsya, ay labing maayos. Pinangunahan ni Davao Occidental Governor Franklin Bautista kasama si Lieutenant General Greg Almirol, Commander ng Eastern Mindanao Command, at Major General Nolasco Mempin, Commander ng 10th Infantry Aguila Division, ang deklarasyon ng insurgency-free province. Samantala, isinagawa rin ang unveiling ng bagong legislative building ng probinsya na layuning makapagbigay ng maayos na tanggapan ng mga tauhan at mga residente ng Davao Occidental. Franchette Delphine ng PIA Davao Region, para.